Madaling araw na ng Biyernes, nakunan ng CCTV camera ang pagpasok sa Resorts World Manila sa Pasay ng lalaking ito. Bit-bit ang isang M4 Armalite rifle. Maya-maya pa, nagpakawala siya ng sunod-sunod na putok. Siyempre sa third floor, papasok pala akong CR. Pak-pak! Yan, tapos sigawa yung mga tao. Punta ako dun sa pinakamalapit na gwardiya. Sabi ko, Kuya, anong nangyari? Tapos nakikita ko sa baba, parang daming nagtatakbo-takbuhan. Sandali lang kayo! Natatakot ako dito! Nagmamadali yung mga tao. They were really quiet running until nakita ko yung gunman sumusunod sa kanila. So from that point, nagtago na rin kami, yung mga kasama ko. Ang suspect pumasok sa kasino. Sinunog ang mga lamesa. Pati na ang mga slot machine. Pinasok ang kwarto kung saan nakatago ang casino chips. Kinuha ang mga ito na sa kabuuan nagkakahalaga ng 113 million pesos. Pasado alauna, habang paakyat sa stairwell, nakipagpalitan siya ng putok sa mga otoridad. Dito na rin nakuhanan ng mas malinaw ang kanyang mukha. Paika-ikang umakyat ng hagdan. Pagkatapos, dumiretso hanggang sa fifth floor. Nagkulong sa isang kwarto hanggang di mano nagpakamatay siya sa pamagitan ng pagsusunog sa sarili. Mabilis na inako ng ISIS ang pangyayari. Ganito rin ang naging pahayag maging ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Pero ang Philippine National Police, mabilis itong pinabulaanan. I live right behind Resorts World and this is just happening right now. Samantala, mag-aalas 2 ng umaga nung dumating ang fire truck para apulahin ang sunog, kasunod ng pagdedeklara ng lockdown sa buong gusali. Biyernes ng umaga na bulabog tayong lahat sa insidente ng pamamaril ng isang gunman dito sa Resorts World. Ang sabi ng PNP, insidente ito ng pagnanakaw. Isa lang ang sigurado, hindi tayo nakatitiyak sa panahon ngayon, hindi pwedeng makampante. We can say that hindi ito act of terror. Wala yung elemento ng violence, yung threat and intimidation na talagang that led to terrorism. Sa ordinaryong mga araw, matao at maraming sasakyan sa lugar na ito. Kasino kasi ang mga nandiyan, kaya masaya itong lugar, maraming tao, maraming mga naka-check-in ang mga dayuhan, mga turista. Pero buhat nung nangyari itong pamamaril at nagkasunog pa sa isa sa mga gusali rito sa Resorts World. Ito na ngayon ang itsura nitong kalyeng ito. Puro mga pulis lang ang pwedeng dumaan. I-clinose nila yung buong kalsada. Kaya kailangan umikot yung mga nandito pa para makarating sa kanilang mapupuntahan dito sa complex na ito. There's 22 guests and 13 employees. Ang huling tala, 38 na mga tao ang namatay. Kabilang na ang gunman. Ang sanhi ng pagkamatay o cause of death, suffocation. We're extending all forms of assistance to the affected and next of kin. We are one in mourning with the families of those affected by this tragedy. This is also very, very difficult. A very difficult time for all of us here in Resorts World Manila. We consider our guests, our patrons, and our employees as our true family. Ang mga labi agad dinala sa dalawang punerarya sa Pasay dahil kinailangang i-autopsy muna ang mga ito. Tumagal ang paghihintay ng mga pamilya ng mga biktima na lalo pang nagpahirap sa kanilang damdamin. Wala mga patay, wala rin kayo kita! Wala na kaluluwa yan, kaya ganyan yan.
Ayaw niya i-release yung kaibigan namin eh. Anong kailangan? Pag inimbalsa maka na, hindi ka titirahin ng kulinarya. Kompleto dapat ang papeles mo. Saka bakit siya nag-ano ng kalang casket? Ang ate ni Jenali na si Ivy, casino dealer sa Resorts World. Isa pala sa mga namatay na unang tinukoy na unidentified. Next name is Ivy. Ivy, babae ulit siya. Babae, female. Ivy pangalan. K-I-V-Y. Ivy. Sabi yung sa employees, 6 yung walang name, full name. Yung nameplate lang nila yung meron. Pero nung, kasi Ivy yung name ni ate ko sa nameplate. So yun yung binanggit nila doon. Parang ang hirap lang tanggapin na ngayon nandyan siya. Ang hirap kasi kami nag-aayos nung kailangan. Ang tanging alaalang na iwan ng kanyang kapatid, ang kanyang relo na na-recover sa crime scene. Sana maging okay ka dyan. Sana magpahinga ka na ng maayos. Sobrang mahal ka namin. Miss na miss ka na namin. So we're now on our way, catching our plane to Maldives. 22 sa mga nasawi, mga guest ng hotel o casino, kabilang na ang negosyanteng si Jaime Jim Gaboy. He has inspired us to make life and live it to the fullest. Kasi when you see Sir Jim, sobrang humble. Pag nakita mo si Sir Jim, sobrang mahal niya yung mga tao. Wala siyang kayabangan, kahit mataas na yung posisyon niya. Kaya parang ang sakit-sakit lang on my part, on our part, na bigla na lang siyang kinuha ni Lord. Mapipil mo po, partner Jim. Masaya. Masaya. Masaya na pagod. Ang malapit niyang kaibigan at business partner na si Nolo, ginawan siya ng tribute sa pamagitan ng video. Sobrang papasalamat ako kay God for letting me know Him. You know, I may not be His best friend, but I will be inspired by Him for the rest of my life. Nakita niyo na yung anak ko! Nakahiga doon sa... Itinis nila ang kapatid ko ngayon na! Sa 18 mga bangkay na nasa Rizal Funeral Home, 4 pa lang ang nae-embalsa mo kahapon. Kaya naman ang kanilang mga kaanak, galit na. Bakit pala tagal niyo ba? Kayo talaga kayo. 2 days na? 2 days! Rizal na to. Katulad ni Myra, na halos 2 na raw nagpapabalik-balik para sana kunin ang labi ng kanyang hipag na si RV. Casino dealer. Alas 5 ng hapon, kahapon lang, inilabas din ang bangkay ni RV na agad iniuwi sa Tondo. Kung saan nag-aabang ang kinakasama niyang si Mark Robin at ang kanilang 2 anak, sina Andre at Xander. Sakit-sakit. Hindi ko malang nabigay sa kanya yung apelido ko. Yun na nga yung plano namin, next year talaga dapat. Kaya lang, paano pa kami kakasal, wala na. Ano daw sasabihin mo kay mami? Kanina lang din niya nalaman nung mga bandang hapon. Tumawag sa akin yung nagbabantay sa kanila. Dinatnan daw tong anak kong panganay. Umiiyak mag-isa doon sa kwarto. Sabi ko nga, sobrang sakit. Wala akong magawa. Layo ko sa kanya, hindi ko naman maiwan yung asawa ko doon. Gusto ko magpaliwanag sa mga bata kung anong nangyari. Mahal na mahal kita, Han. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pababayaan yung 2 bata. Sana maging masaya ka kahit nasaan ka. Namimiss ka namin. Samantala, nasa punerarya rin si Venice. Matyagang hinihintay ang bangkay ng kanyang kinakasamang si BJ, empleyado rin ng Resorts World. Sobrang black ng mukha niya.
Tapos meron siyang bukol. Merong dugo sa labi niya. Birthday, Daddy! Love you! Night! Ang masakit nito, kahapon din ang birthday ng kaisa-isa nilang anak na si Gavin. Uwi na ba kayo ni Daddy? Kasi it's my birthday, yung Lego ko. Bibili daw ako, tsaka i-ready daw niya yung pang-swimming niya kasi nga dapat beach yung pupuntahan namin. Happy birthday, Gavin! Sabi niya, nalinis na daw yung bahay kasi nga daw may pa-party siya sa bahay. Pero hindi niya alam na kaya nilinis kasi nga darating na yung daddy niya. Doon kasi namin siya iburol. Ang pamilya ni Venice, halos naubos na rin ang pasensya sa kahihintay. Pinabayaan, dalawang araw doon, nasa lapag lang. Mabaho na, hindi pa nila ginagalaw. Hanggang nagdesisyon na silang, sila na lang ang magpapaembalsamo sa bangkay ni BJ. Mula Pasay, ibinyahe nila ito pauwi ng Bulacan. Pagdating sa morgue sa Bulacan, agad na inihanda ni Venice ang isusuot ni BJ. Namili na rin sila ng kanyang kabaong. Kinaya itong lahat ni Venice. Pero nung ilabas na sa cadaver bag ang bangkay ni BJ, doon na siya bumigay. Sasabihin ko kay Gabi, nasan daddy niya? Ng baka tao yung ginawa nila. Sinepulit po nila rin na yun. Inipit yung pinsa namin. Masyado. Dalawang araw. Hindi nyo pin-reserve. Hindi nyo pin-reserve. Tingnan nyo paano namin buburol ngayon yung bangkay namin. Ba't hindi nila tinahe? Kasi pwede mo namang itahiin yun after. Bakit mo ipapakita sa relatives? Hindi maganda yun. Or, if they really insist, kailangan abisuhan mo na sila na alam nyo, hindi na humaganda ang itsura niya. Eh, dapat talaga managot yung Rizal funeral na yun. Sa bahay, doon na nawala ng malay si Venice. Marahil dala na rin ng pagod at sobrang hinagpis. Ayaw niya kumain, wala siyang dana talaga. Samantala, ang 4 na taon na ngayong si Gavin, walang kamuang-muang sa nangyayari. Daddy, hindi ko alam kung nasaan ka ako, narinig mo ko. Mahal naman ka namin. Sobrang dami nagmamahal sa'yo. Ang dami nag-iintay sa'yo. Sana makapahinga ka na ng maayos. Tapag pipray ka namin lagi. I love you so much. Nangako ang pamunuan ng Resorts World na tutulungan ang mga pamilya ng mga biktima. Pauna na rito ang 1,000,000 piso sa kada pamilya. In a contained space like a ballroom or a VIP room, nagkaroon ng usok, definitely the smoke will go up. So the person should go down, crawl, maski na madilim, maski na brown out, just go to the nearest wall and make your wall as your guide going out, because every wall will go to a door. If you see a trash can, may plastic. So, tanggalin mo lang yun, baligtarin mo yung plastic. Tapos habang may clear air pa, fresh air, itabo mo na siya and then ito, magiging inhaler mo siya. You have a better chance of surviving. Samantala, kinilala na ng pulis ang gunman. Siya raw si Jesse Javier Carlos, dating empleyado ng Department of Finance. Baon di umano sa utang, lulong o adik sa casino gambling. Posible raw desperado kaya niya nagawa ang kahindik-hindik na krimen. Meron siyang problema ko. Financial po. Kaya alam po, may pagkakamali rin anak ko. Pero sa bisyo at ano, wala akong bisyo anak ko. Mabuting tao po yung anak ko.